Guys, nandito na, dinilin condenser from Lowe's. Yung problema namin, maybe 3 months ago, 4 months ago na siguro, no? Sira yung aircon and inayos ko na lahat eh. Ang hindi ko na lang maayos talaga yung compressor. So, alam naman na lahat yan, no? Pagka pinaayos mo yung compressor, might as well bumili ka ng bagong condenser ng buo. Kasi ganun din yung bayad sa labor eh. Tapos, mas assured ka pa na mas tatagal. Kaya bumili na akong ito. Ah, hindi. Buong condenser pala. So, we need to move this to the back. Okay? So, tag dito. Ayan siya. Bili ko sa Lowe's. Mr. Cool. So, lahat ng pinagtanungan ko, gusto nila palitan namin yung buong system namin around what? 8 to 12,000. Papalitan na lahat. Pati sa loob. Pero sabi ko, hindi, yung labas lang ang gusto kong palitan. So, bili ko dito $1,500. Guys, today is the day. Nakakunta ko na yung mag-i-install ng AC, no? So, ang kwento dyan, yung dati kong pasyente na na-transplant, pasyente ko siya sa dialysis, na-transplant, pero may communication pa rin kami. Nag-handyman siya eh. So, may kilala siyang AC guy. Sabi niya sa akin, tawagan mo to, ano, 800 lang ang single nito. Ito, nag-i-install sa akin. So, yun nga, tinex ko kahapon. Naka-fingers crossed ako. Sabi ko, sana pumayag, 800. Pumayag, 800. Ngayon daw, 7 to 7.30. Kasi, sabi ng miss ko, dapat tinawara mo pa. Sabi ko, hindi. Sa marketplace, ang nag-i-install ng AC, nasa 1,000 to 1,100. Mura na talaga 800, no? So, yun. I-install niya yung ano. Kaya ako kinakabahan kasi nakaka-excite na nakakaba. Kasi, andun yung question na sana maayos yung AC namin, sana gagana. Tapos, ang gastos lang namin, ano, what? 1.5 yung condenser, tapos 800. At least, hindi kami magpapalit ng buong system. Buong system is what? 10,000. 8 to 13,000. May nag-quote pa nga sa amin 13,000 eh. 'Di ba? So parang you beat the system pag gumastos ka lang ng ganito, 1.5 lang plus 800 na install. Instead of ilo-loan mo yung ano, the whole amount. Grabe, you know? Mahal ang AC. Anyway, 'yun nakaka-excite. Sabi ng miss ko, paano pag hindi gumana? Ah, okay. Ibig sabihin, kailangan natin palitan ng lahat ng system yung nasa loob. No? Pero yala, sugal yan eh. Mr. Cool. I noticed from Mr. Cool condenser, the actual fins are protected, caged in, as compared to our Lennox. Maybe this is an old design. So, just a flimsy wire. This is caged in all around. The install. Removal of the Freon. I replaced this and installed this a few years ago. Oh, sí, me echó dos, parece tres. Pero me agarró dos llenos. Oh. Uh-huh. ¿Y el mismo tonelaje? Este es 4 toneladas y es.
no prende el compresor. Pues yo le dije, no lo estuve chequeando yo. O sea, si le entra el contactor, sale corriente y todo, pero no enciende. Y chequeó las conexiones y todo. Está normal. Se lo mandé a él. At this point, he said he's sucking in the moisture, air, or anything inside the system before he filled it with Freon. I also asked the installer to install the run capacitor I put in my older unit. He said I don't need it, or the new compressor doesn't need it. By the way, I installed that run capacitor like 3 or 4 years ago when the old unit was starting to fail. Ay guys, kinabahan ako, no? Sabi ko, bakit nung dinisconnect niya yung line, walang sumingaw na Freon? Yung pala, inexplain niya sa akin, binalik niya na daw. Tama, inactivate niya pala manually. Pinrest niya yung contactor. So, basically, yung Freon, binalik niya doon sa unit sa loob ng bahay. Okay. Hi guys, I'm inside and the guy, the installer asked me to turn on the AC. And I can feel cold air, but I still have to observe. Yeah, it's cold. I'm downstairs and I'm still checked. It is cooling the house. Thank God for AC in Texas. Okay, I'm in my son's bedroom. It's cooling, baby. Okay guys, dito na uli ako sa labas, no? Bagong unit, hindi mo talaga ma-appreciate pag hindi nawala, eh, no? So, yung bagong unit, mas tahimik siya. Siyempre, ano na, eh, bago na. Plus, sabi ng installer, yung nabili ko daw, may variable speed yung fan. Okay, pag hindi niya kailangan ng mabilis, may magbababa siya ng speed. So, mas matipid sa kuryente. And actually, upgraded na rin yung energy efficiency nito. Yung dati kong unit, although mas maganda yung brand, Lennox, 13.8 lang yata ang SEER nun, eh. Ito 15. So the higher the number, mas matipid sa kuryente. And I'm really glad na bumalik na yung central AC. Mamimiss mo yung ano. Iba talaga yung central AC, guys. Ito, no? So 4 months kaming walang central AC.
ang ginagamit namin is ano, window AC. So, ang mangyayari dyan, ang palalamigin lang nun yung area kung nasaan yung window AC, no? So, yung bathroom, yung closet, wala, mainit yun, no? And, eto, pag central AC, buong bahay malamig. Thank God for AC talaga, lalo na pag nasa Texas ka, no? So, the verdict. Ayan, chinek niya pa yung ano, kung may leak o wala. Mas maganda siya gumawa, no? Maganda siya gumawa, malinis. Malinis yung ano, yung gawa niya. Okay, what is the verdict? Nanalo kami sa sugal na to. Ibig sabihin, hindi namin kinuha yung buong, kasi re-recommend na talaga sa'yo, palit na buong unit eh. Yung unit sa labas, tapos unit sa loob. Eh since alam ko naman yung mga pinalitan ko sa AC, yung sa loob, pinalitan ko yung blower. Ang problema ko lang sa loob, kung may leak, yun ang problema, papalitan na talaga yung loob na unit. Pero eto, pinapan nung dati, pinalitan ko na rin yung capacitor, tapos and so and so forth, hindi ko pwede i-mention. Ang hindi ko lang talaga kayang palitan is yung compressor. Kasi kailangan mo ng machine to suck in yung old freon, no? Kaya and plus mas maganda na kung magpapagawa ka na palit compressor, mas maganda palit na yung buong condenser kasi parehas din ang labor, tama naman. Okay, so dito binili namin dito 1,500, ginamit namin credit card, zero interest for 12 months, so 1,700 kasama yung tax. Tapos yung install, dahil kilala lang, $800 cash. So, 2.5, all in all, 2.5. No? Yan siya. Okay guys, dito, tatapusin ko na yung video na to. No? Thank God for AC talaga. So, thanks for watching. Bye!